Chapter 1. Hindi magkandaugaga si Kelly sa pagluluto sa kusina. Magkatulong sila ni Manang Lourdes sa paghahanda sa surprise party para sa 27th birthday ng kanyang ate. Ang cake ay kanina pa niya naayusan. Naghihintay na lamang iyon sa may garahe kung saan tumatanggap ng mga bisita ang daddy nilang mayor sa bayan nila. Dalian na natin, Manang. Mamaya ng kaunti ay parating na si ate, sabi niya sa pagitan ng pagsulyap sa orasan. Heto at hindi na nga tayo magkandaugaga. Nagkukumahog pa rin sila ng matanda at tumutulong na rin ang dalawang panilang katulong nang sumulpot si JJ sa kusina. Pasipol-sipol pa. I hear you're cooking. Wika nito. Abot na ba kami sa merienda? Maaga akong niyakag ni Mayors sa pag-uwi. Nariyan na rin ang mga konsihales at mga empleyado ng munisipyo. Help yourselves, guys, sabi niya habang tinitikman ang alat ng nakasalang na ginataang sugpo. May binutuhang baboy na sa labas. Upakan nyo na iyon kung gusto ninyo. Abat, sadya yatang bongga ang birthday ni Willia ah. Ilang taon na ba iyon? 37? Tumawa pa ito. JJ, nakairap na sabi niya. 27 no, kaya hindi kayo maging close ni ate eh. Ganyan ka sa kanya. Umiling-iling ito. Ang ilap naman kasi ng ate mo. Parang takot sa lalaki. Hindi ko naman siya aanuhin. Pag nandito ako, parang ang gusto'y laging kumakaripas sa takbo. Ganun lang yun. May pagkamanang, laki nga kasi kina lolo at lola. Mula nang mamatay ang mami nila ay kinuha ng lolo nila at lola ang ate niya. Hindi na kapagtataka na makuha nito ang old fashion na ugali ng matatanda. Kanina ay nagpa-deliver siya ng pagkain sa faculty ng academy kung saan isang music teacher ito. Birthday gift niya iyon dito. Ang surprise party na naghihintay rito sa bahay ay pakanan nilang mag-ama. Itinaboy na niya ang binatang vice mayor ng Jonterial. Nang makaalis ito ay nagsalita si Manang Lourdes. Alam mo, Kelly, naguguluhan ako sa lalaking yun. Wika nito sa pagitan ng paghalo na sa malapot na spaghetti sauce. Naliligaw ba iyon sa iyo? O ano? Natawa siya. Nagpapalipad hangin lang kung minsan pero hindi ko masabi kung manliligaw o ano nga ba. Hindi ko alam ang style niya sa panliligaw eh. Type mo ba naman? Nagkibit balikat lang siya. What was there's not a like about JJ Montoya? He was a charming man, typical of politician, and he was a very good looking. Pinagpipitagan ang angkang pinagmulan nito. And most of all, he liked her. Obvious naman yun. Marami siyang naging manliligaw. Merong negosyante, may politikong tulad ng daddy niya, at ni JJ. May mga sin and ng old rich haciendero clans. Ultimong rock band drummer. Ngunit mula nang magpasya siyang mag-base sa Juntarial, ay dumalang ang mga namimintuho sa kanya. Palibhasa, marahil anak siya ng punong bayan, kung saan kaya naiilang ang mga eligible bachelor na manligaw sa kanya. Subalit, may nagtangka pa rin naman kahit paano. Si Clifford, na unico iho ng kongresman ng kanilang distrito, at ayon sa mga umuugong na balita, ay hahalili sa kandidatura ng ama sa darating na eleksyon, ay isa sa islang naglakas ng loob na manligaw sa kanya. On and off ang panliligaw nito, tila kung kailan lang mapagtripan kung kaya naman tinatabangan siyang bigyan ito ng pag-asa. He was cute, thought, and sweet, kaya lang ay medyo irresponsible ito. Palibasa, marahil spoiled sa mga magulang dahil nag-iisang anak. Parang hindi kayo bagay, sabi ni Manang. Hindi sa nakikialam ako, iha. Kaya lang, nagkibit balikat ito at pinatay na ang apoy sa gas stove. Basta parang hindi kayo bagay.
Paano niya naman nasabi yon? Pinapay na rin niya ang apoy sa niloloto niya. Mahirap ipaliwanag. Napakagwapo niya. Matikas, maginoo, kumbaga, perpekto. Mahirap ipaliwanag eh, sabi nito. Kapag siya ba ay nagtapat sa iyo, sasagutin mo ba? Pag inalok niya ako ng kasalmanang, walang patumanggang ibibigay ko sa kanya ang matamis kong oo. Ano yung nakabungis-ngis? Kung sa bagay, wala ka namang hahanapin pa sa kanya. Alam kong magiging isa siyang mabuting asawa at padre de pamilya. Maswerte ka na rin sa kanya. Wala akong naririnig na linidigawan ni Vice dito sa Jonterial. Kung hindi man siya torpe, ay pihikan siya sa babae at hindi basta-basta dumidiga. Maayos ang ganoong lalaki, hindi sa lawahan. Napaisip siya sa sinabi nito. Kung sa bagay, maswerte nga siya kung magtatapat sa kanya si JJ. Pero magtatapat nga ba ito sa kanya? Matagal na niyang nahahalata ang espesyal na pagtingin nito sa kanya. Dangan at hindi naman ito nagpapahayag ng saloobin. Napangiti siya. Malay niya mamaya, kapag nakainom na ito, ay magkaroon ito ng lakas ng loob at biglang magtapat. Wala rin naman siyang nobyo at wala siyang napupusuan sa mangilang-ilang manliligaw niya. And she was not getting younger. She was always 25. Marahil ay panahon na rin para sa isang seryosong relasyon. Aba, ningiti-ngiti ka riyan, puna ni Manang Lourdes. Kung kayo ang tatanungin, Manang, kapag nag-propose ba si JJ sa akin, kung sakasakali lang naman, anong maipapayo mo sa akin? Dapat ko ba siyang sagutin? Sabi ko nga ba sa iyo, isa siyang perpektong lalaki, wala ka nang hahanapin sa kanya. Kahit sinabi mo rin hindi kami bagay? Eh, paano kasi? Para lang sa magkapatid ang tingin ko sa pagtitinginan ninyong dalawa. Pero huwag mong isipin yon. Kung ano sa palagay mo ang nakabubuti sa iyo, siya mong gawin. Lumapit si Kelly sa grupong kinaruroonan ni JJ. Napansin niyang medyo namumungin na ang mga mata nito. Tila nais nang umalis nito, dangan at nahihiya sa mga kainumang kapwa politiko at mga constituent. The party was a success. Hindi makapaniwala ang ate niya sa dami ng hakot ng kanilang ama. Daig pa ang may meeting di abanse sa lawn nila. Siya man ay nagulat nang kumapal ang bilang ng mga taong nasisipagdatingan, bisita. Having a great time? Tanong niya kay JJ nang tuluyang makalapit dito. Binigyan siya ng upuan ng isang kainuman nito. Thanks for coming to my rescue. Thanks for coming to my rescue. Bulong nito. Yayain mo ako para makaalis na ako rito. Ang lalakas tumoma ng mga ito. Sure, tumikim siya upang alisin ang bara sa lalamunan. At saka binalingan ang mga kainuman nito. Pwede ho bang mahiram sandali si Vice? May importante lang ho kaming pag-uusapan. Aba, Vice! Iba na yan ah, tudyo ng isa. Makakahigop na ba kami ng mainit na sabaw? Sana'y bago mag-eleksyon, sabi pa ng isa. Darating tayo riyan, sabi ni JJ. Paano, sandali lang at mukhang napakahalaga ng pag-uusapan namin ni Mayora. Iyon ang nakakatuwa ang itawag ng mga taong bayan sa kanila ng ate niya. Pero higit siya, sa kanilang dalawa ay siya ang mas exposed sa affairs ng kanilang daddy. Dinala niya si JJ sa kubong nasa likod bahay. Nasa harap ang mga bisita nila. Sila lamang dalawa ang nasa backyard ng mga sandaling iyon. Malamlam ang liwanag na galing sa loob ng bahay. Hindi na nila binuksan ang ilaw sa kubong iyon. Nakakapagod, sabi niya nang makaupo roon. Kanina pa ako kumikilos ng kumikilos. Pagkatapos,
Si ate, ayun, at tulog na tulog na. Pinatulog ko na rin si Manang. Ako na lang ang bahala rito, bukas na lang ang mga ligpitin. Anong oras kaya aalis ang mga bisita? Natawa ito. Parang gusto mo na kaming itaboy ah. Hindi ikaw, sila lang. Kung gusto mo ay dito ka na lang matulog. Malinis ang mga guest rooms. Sadyang nihanda ni Manang para sa mga bisitang hindi makakauwi dahil sa kalasingan. Oh, I can still drive home. Hindi pa naman ako lasing na lasing. Saka may kasama akong mga alalay na pulos hayop sa stateside na alak. Tumingin ito sa suot na relo. Alas dos na, hanga ako sa mga taong yun, walang kalasingan. Walang kalasingan pa ba iyon? Kulang na lang sa iba, sa kanila ay kainin ang mic ng video okay sa kalasingan. Ang sarap ipagbibideo para maipakita sa kanila bukas. Tumawa ito pagkatapos ay namagitan ang katahimikan sa kanila. Kelly, I have always been meaning to tell you this. Umangat ang isang kilay niya. Hindi niya malaman kung matutuwa o matitense sa nakaambang sasabihin nito. Sa huli ay minabuti niyang matuwa na lamang kung tama ang hinala niya sa nais nitong ipahayag. Yes, sabi niya nang manatiling tahimik ito. You've been meaning to tell me what? Huminga ito ng malalim pagkatapos ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kelly, I feel something for you. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ay willing akong patunayan yun sa'yo. Ngumiti siya. There's no need. Alam ko naman yun eh. Nararamdaman ko. Ha? Tila hindi nito malaman kung paano magre-react sa sinabi niya. Nananatili itong nakatitig sa kanya. Bahagyang nakanganga na parang namaligno. Did I hear you right, Kelly? Yes, of course, silly. Natatangwi ka niya. Ngumiti rin ito. Then, what do you say now? What do you want me to say? He stammered. Nagkamot ito sa ulo. I don't know how to say this, but I would like to marry you, Kelly. I think you are the perfect girl for me. The perfect first lady Ontario deserves. Hindi na siya masyadong nasorpresa sa bilis ng marriage proposal nito. After all, ano nga ba ang dapat ikonsidera? They had known each other forever. Komportable sila sa isa't isa. Siguro nga, kahit paano, somewhere along the way, ay magkakaroon sila ng atraksyon dito. It was only a matter of time. Napangiti na naman siya. Kung sa bagay, dapat ngang my first lady ang Junterial. For 9 years ay wala itong unang ginang, nanonood yung turan niya. Malagkit ang tingin, pinukol dito. He was so amusing. Daig pa nito ang teenager na noon pa lamang nanliligaw. Kelly? Namilog ang mga mata nito. You mean to say? Tumango siya. Oo na, pumapayag na ako. Wala naman sigurong problema kung tayo ang magkakatuluyan. It would be fun, I guess. Fun? He held her hands and kissed each of them. It would be terrific. A lifetime bless. Ipinapangako ko sa iyo, Kelly. Hindi mo pagsisisihan ang sandaling ito. Unti-unting tumabingi ang ngiti niya. Gayunpaman, nakabawi rin siya agad at pinilit ang sarili na makisalo sa kasiyahan nito. The first of many they would and should enjoy and enjoyed together as engaged couple and later on a husband and wife.